Hello everyone, welcome back to Komiks, Kwentuhan. This is our 100th episode. At sa dahil 100th episode, to meron tayong super special na guest. Actually, hindi ko ito pinlano. Nagkataon lang. Nauna ko siyang nakita yung work niya local, Funny Comics, sa... Nakalimut, Tomasen ko last. Nakalimut ako pa yung title. Tapos, of course, yung independent work nila, nakita ko nung si Trigon din. Yung Ground Zero, kasama yung kanyang kasama sina Ludwig. Tapos, syempre, kilalang-kilala na siya ngayon as super sikat na illustrator ng mga paborito niyang titles both sa Marvel and sa DC and other mga sikat na properties din. Star Stephen Segovia. Hello, sir. John. Salamat sa pagpapa-unlock. Okay, thank you din. Thank you for having me. How are you, John? Okay lang din. Okay lang naman. Ito, puro usap lang ngayon. Okay lang yan. Kamusta, sir? Ikaw naman. Kamusta, sir? Okay naman. Thank you for asking. I'm good. As deadline pa rin, as always. Kahit pandemic. Oo nga eh. Madami yung deadline, actually. As in, sobrang nagpapasalamat ako na nabigyan tayo ng oras ni Sir Stephen. Kasi alam niyo naman na na sobrang dami niyang projects, mga pinopost na. Siyempre, mayroon pang mga secret dyan na hindi pa niya pwede sabihin. Ganun nakasikat pa si Sir Stephen eh. Oh, hindi naman. But yeah. Well, pero yan, thank you para sa mga hindi kakilala, yung mga nakatago sa ilalim ng bato, baka gusto mo mas ipakilala yung sarili mo, sir. Okay. Ako si Stephen Segovia. I'm a comic book artist for so many years. I did works for Marvel, DC, Image Comics. Pero I started working when I was 16, way back. 2000. Sa Funny Comics, yun talaga yung first ko sa Funny Comics. Kasi... actually, bata pa talaga ako. Gusto ko na talaga ng comics eh. And I don't know, maybe masyado kong iba talaga yung world ng comics. Parang anytime pwede mo express yung sarili mong kwento or pwede kang gumawa ng sarili mong mundo. Parang ganun. So, bata pa ako, nakita ko na yung comics. Siguro mga grade 3 pa lang ako. Nakita ko na yung Funny Comics sa classmate ko. Nagustuhan ko na siya. Parang kakaiba siya. Ganun. Although, may mga nakita na ako ibang comics like Archie sa kapatid ko. Ganun. Pero, I don't know. Parang iba lang talaga yung world niya. And then, pagdating ko ng 16, nag-try ako mag-apply una sa Funny Comics. Dumawa ako ng mga samples. Eh, kasi nung time na yun, uso, di ba, mga anime, mga Ghost Fighter, ganun, Gundam. Nag-drawing ako ng Gundam, gumawa ako ng story ng Gundam. Eh, syempre, immediately na-reject ako dahil bakit daw Gundam? Kasi pareho-pareho. Sabi ko, hindi ma'am, sample ko lang po yan, ganyan. Na-reject ako kasi first time ko nag-drawing ng comics, hindi ko alam kung paano yung mga tamang terminologies, ganyan. Paano paglagay ng tamang dialogue, ganyan. Hindi ko rin alam yung reader's flow, yung mga ganun ba. So, natuwa ako dahil pinansin nila yung gawa ko, kahit na-reject, pinansin nila kasi binigyan nila ng time kasi nung dumating ako doon, lunch break, but still pinapasok pa rin ako and then in-entertain nila ako. Tapos nung sabi sa akin, gawa ka pa ng mag-sample ka pa, gawa ka pa ng bago, ganyan. Nung palabas na ako ng door, tinawag ulit ako ng editor. Lika, try mo to, binigyan niya ako ng script. Naalala ko pa nun, alamat ng patola. Yung binigay niya sa akin. Alam mo na pa to, alam, since Street Children's book to. Sabi niya, ito, try mo muna. Pagka okay, ipapublish natin. Pag hindi, gawin mo ulit. Gawin mo ulit hanggang sa ma-perfect mo na, then papublish natin. Okay. Hanggang maging okay. Hindi, tuwang-tuwa ako, wow. Ganito pala yung pakiramdam, no? Parang ka nakapaksa sa exam na hindi mo maintindihan. Kasi binigyan ako ng papel, ng script. Binabasa ko yung script, oh my God, hindi ko talaga mag-get ko. Ano yung caption 1, gano'n? Ano yung panel 1, caption 1? Ano yun? Sorry ko. Hindi ko talaga naiintindihan. Tapos nung same day,
nagpunta ako sa Gassi. Kasi yung Funny Comics noong time na yun, nasa Scout Ojeda. Tapos pumunta ako ng Gassi, hinanap ko talaga siya. Hindi ko talaga alam, basta tinitingnan ko lang yung comics, may address naman dun. Nilakad ko from, ano, from Alimol, nilakad ko hanggang sa 18th, nandun yung Gassi. Medyo malayo. 18 Ab. medyo malayo, pero... Project Foreman. Obay naman yung mga tao tinanaman ko. And then, pagdating ko doon, ayaw pa ako mapasukin ng guard eh. Kasi, syempre, sabi ko mag-a-apply ako, ganyan. Ilang taong ka na, nagsinungaling pa ako. Ah, 19 na ako. And since mukha naman ako matanda nun, pinapasok ako. Nung, ano, nag-try ako, although alam ko nang mare-reject ako, but still, parang gusto ko kasi makarinig ng feedback from editors or kung sino yung artist na maabutan ko doon. Gusto ko sana makakuha ng feedback. Eh sakto, nung pumunta ako, Tuesday, yun pala, submission day yun ng ibang stories. Mm. I think, mga horror stories, mga horror comics, yun yata yung day na submission nila. Parang Tuesday and Friday, ganun. Eh, kaso hapon na ako nakadating doon, so ilan artists na lang yun nando doon, hindi ko kilala. Mga veterans talaga. So pinakita ko yung mga gawa ko doon sa mga veterans, nagbigay sila mga tips, ganyan. Sayang lang kasi, ang naalala ko lang na veteran na nag-ano sa akin, si Sir Baggy. Yun lang naalala ko. Mam Baggy ang pangalan niya. May dala siyang sports bag. Tapos, syempre, editor, na-reject din yung gawa ko. Naalala ko rin yung editor. and then sabi nila, ano, enhance ko pa, ganyan. Tapos tinanong din nila, nagpunta ka na ba sa ibang publisher? Sabi ko, sa Funny Comics po. Ayan, sige, try mo muna yan. At least, medyo pambata yan, mas madali for you. Kasi pag dito ka, seryoso na yung drawing. At saka lahat sila, nakita ko lahat, naka-pentel brush eh. Eh yung time yun, hindi ko alam yung pentel brush. Basta lahat sila may hawak na brush na may ink. So sabi ko, grabe, parang ang lulupit ng mga weapons nito. Tapos ako, ang hawak ko lang, ballpen. As yung ballpen yung gawa mo before? Ballpen yung pinasabit? Ballpen lang. Tsaka Oslo paper. Hindi ko kasi talaga alam eh. Hindi ko talaga alam. as in, mukha talaga, ano? Mukha talaga beginner. But still, pinagbigyan ako ng Funny Comics. Nag-drawing ako. Bumalik ako the next week. Friday na ako bumalik. Nagbatulong ka dun sa script? nagtanong lang ako sa mother ko. Tsaka sa lola ko. Mas maganda sana tinanong mo dun sa veterans. Ay, hindi. Yun nga ay mali ko eh. Kasi parang matado ako na starstruck na parang first time ko nakakita ng original art. Nakamakha talaga yun, di ba? Pag una ka nakakita nung... grabe talaga. Sabi ko, hala, ang laki pala ng papel. Ang laki ng papel, tapos sobrang linis. Ang linis nung pagkakadrawing. Nag-drawing pa sila sa harap ko eh. Tanong pa sila sa akin, oh. Ilan taong ka na? Sabi ko, 19 po. Nag-drawing sila ng ano, porno. Nag-drawing sila kagad talaga. Ng porno sa harap ko. Namangha ako kasi, shit, hindi siya masyado naglapis. Kasi yung konting sketch lang. And then, ang galing. Sobrang galing. Sobrang galing talaga. Hindi ko na hiningi yung ano, sketch. Basta pinakita lang sa akin. Sabi ko, ang galing nga. Paano kaya ito? Tapos, tinanong ko yung size na pinagdodrawingan nila. 8.5 by 14 yung working area, no? So, bumili ako. Legal. Oh, legal size. Oh, legal size. Pero, ang sabi nila, lagay ko daw sa cartolina, i-cut ko na lang daw para daw matigas yung paper. Kasi minsan, ayaw daw na editor pag sobrang lambot ng paper, ganun. Hmm. Bumili ako ng cartolina, pag uwi ko sa bahay, nag-drawing agad ako, nag-layout muna ako, nag-drawing. Kasi pinakita rin nila kung paano yung layouts, tinanong ko rin kung actually, nung nabasa ko yung script sa jeep, tinanong ko, sir, ano po yung caption 1, panel 1, caption 1? Yun, sinabi na nila, na, ay, yun yung square. Sabi nilang gano'n. Although, hindi ko pa rin alam, caption? Ano ba yung caption? Sabi nilang gano'n. Yung pala yung dialogue. Ah, yung dialogue. Yung pala yung square na dialogue, yung thought balance. Ay, yung caption. Ah, yung narration. So, yung narration. Ang mali ko, ako rin nag-letter, yun yung mali ko. So, nung din-drawing ko yung sa Funny Comics, ako rin yung nag-letter. Siyempre, ang pakit-pakit talaga ng sulat ko. Dine-letter ko, etc. Pag-submit ko the next Friday, nabaril yung gawa ko. Tapos sabi, ay, ang daming mali, ang dami talaga mali.
Tapos from there, pinaayos nila sa akin. Pina-revise nila sa akin yung drawing. Hindi rin ako marunong mag-revise. So, ang gamit ko liquid paper. As in, binubro ko gamit liquid paper. Sabi, hindi, gawin mo na lang, i-patch mo na lang. So, tinuro nila ako mag-patch. Tapos, pinatch ko lahat ng dialogue kasi dapat daw wala raw nakasulat yun. And then from there, natanggap naman siya, pero sobrang pangit talaga. Nagulat niya ako. Parang pinagbibigyan nila ako. Ang bait kasi ni Ma'am Ellen, yung editor. Tapos sabi niya, sige, try ka ulit. Binigyan naman niya ako. Alamat daw ng makopa. Pero alam sabi ko, okay lang. Totoo po rin ako kasi, alam mo yun, nung bata ka, pag nakapag-drawing ka ng Dragon Ball Ghost Fighter, akala mo, ang galing-galing mo na eh. Pag nakopya mo na yung nasa text, akala mo, ang galing-galing mo na eh. Pero pagdating mo dun sa gera, wala pala. Pesan ka pala. Hindi mo pala kaya lahat. So, nung time na yun, So, kinakat, as in, cutter yung gamit ko, ikakat mo yung mga patch. So, kunyari mo, mali yung drawing, ganto gawin mo, ganyan. Meron naman silang in-house artist sa Funny Comics, si Kuya Noel. Actually, siya rin yung nag-delettering. Tinuruan niya ako paano mag-revise. So, doon din ako natutong mag-revise. Doon din ako natutong huwag masyadong gumamit ng liquid paper. Mas maganda yung patching na lang. Kasi, pag liquid paper, hindi naman lahat kaya niya i-cover up eh. So, pag na-print siya, medyo madumi siya. Oo nga. Oo. Naalala na nakakita ko ng Funny Comics dati na may ganun eh. Yung barang. Yeah. Oo. Ako rin. Makapal yung linya. Tapos pa. Oo. Yung pala, ano yun? Liquid paper pala yun. So ganun pala siya. So nung time na yun, natanggap naman siya. Nagulat niya ako sa editor kay Pam Ellen. Na tinanggap niya yung gawa ko kahit ang pangit-pangit. So from there, ang ginawa ko, since alam mo yun, kasi dahil 16 pa lang tayo nun, alam mo na lahat gawin eh. At ang yabang-yabang nang dating ko, akala ko, kaya ko na mag-drawing ng ganyan, gano'n. Dahil, alam mo yun, dahil yung time na naka-drawing ka ng Dragon Ball, Eugene, or Gundam, akala mo, kaya mo na gawin lahat. Pero hindi pala. Pag doon ka na sa war, nandun ka na sa mismong battlefield, ang dami palang hindi alam. So, ang 16, you tried out na kaagad for comics. Yeah. While you were studying, as in, nag-aaral ka pa rin nun. Anong nangyari kasi, nag-stop ako ng pag-aaral. After grade 6, nag-stop na. For financial reason. Okay. Oo, nag-stop na ako. Kahit gusto ko mag-public school ng time na yun, hindi kami makapag-public school kasi yung card namin na hold sa private school. So, technically, hindi ako makapag-enroll dahil hawak nila yung 4137. So, ang pwede kong gawin is mag-drawing muna ako. Magda-drawing muna ako since hindi naman ako nag-aaral, ganyan. Basta, drawing lang ng drawing. And, ang ginagawa lang naman natin ng time na yun, basketball, drawing, maglalaro ng billiards, ganyan. Pero syempre, ayoko naman sayangin yung oras ko na ganun lang. So, nagda-drawing na ako. So, bali ano talaga? Ayan na naman po tayo. Ayan, akala ko na wala na ako. Naglalag. Shoutout sa Globe, ha? Oo nga, eh. Kung kailan special yung guest. Anyway, yung masasabi mo na ano talaga, comics yung sumalo sa'yo. Oo, kasi hindi ko alam eh, parang every time magbabasa ako, parang masaya siya basahin. Yung Funny Comics sometimes. Oh, aside from entertainment, naging livelihood mo talaga. Yeah, at saka doon din ako matuto magbasa, nakakayaman aminin. Pero doon ako natuto magbasa. Nung grade 3 ako, sinbagal-bagal ko magbasa, lalo na pagtagaan. Yung comics naman para sa generation natin, parang maraming natulungan na magbasa talaga. Kasi mas interesting siyang basahin kaysa dun sa mga textbook natin eh. Mga libro. Oh, tapos yung comics nung bata tayo, andyan lang. As in, kahit saang sulok ka may comics. Yeah.
Yeah, totoo yun. Kahit saan ka pumunta, kahit saan palengke, sa mga sulok-sulok. Oo, sa diba? Matandaan. Huwag pag-upit ka ng buhok. Yun yung nandun sa bakteriya. Totoo yun, totoo yun. So, yeah, naging ano ko rin siya, ano ng entertainment, aside sa TV. Eh, yung TV namin nun, dipihit lang. So, minsan, wala talaga yung channel dahil dahil luma na yung TV, tas wala pa signal. So, sa comics, comics lang talaga, puro comics. Hmm. So, yun. So, after nung ano, nung dalawa, di ba, alamat ng Patola, alamat ng Makopa, paano ka ngayon nakapasok dun kay Kulas and Tomas? Yung Tomas and Kulas, yung series artist nun, si Oliver Page, pupunta na siya ng Canada. Magmamigrate siya. Tapos sabi sa akin ng editor, binalita sa akin yung editor, tapos naghanap nga sila ng kapalit. Sabi ko, ah, ang hirap pa naman ang ginagawa ni Oliver Page kasi nagpapatawa siya. Ang hirap magpatawa. Sabi niya, ano, gusto mo bang itry? Gusto mo bang ikaw itry yung Tomas and Kulas? Gawa ka ng story mo and then ikaw din magdo-drawing. Tapos, ito yung magiging page rate mo na kasi ikaw na yung magsusulat. Kasi noong time na yun, inabot ako yung 75 per page dahil ako lang yung magdo-drawing. Inabot ako yung 75 per page. Medyo pa ano na yung comics noon eh, di ba? Medyo on the rocks na yung comics. Oo, on tail end na ng industriya. Oo, tail end na yun. Tapos sabi niya, ganito magiging rate mo, 130 pesos na yung magiging ano. Although hindi halos naman doble. Halos doble. Although natuwa ako, pero natuwa ako dahil ako yung magsusulat. Hindi ko pa na-try magsulat. Hindi ko pa na-try magpatawa. Ganun. Mm-hmm. Eh, noong time na yun, friend, kasabay ako ng ano nagsasubmit si Dexter Roas. Siya yung parang top dog ng ano eh. Oh, Panic Comics eh. Oo, siya yung gumagawa ng AX na starstruck din ako sa mga pages niya kasi grabe yung AX eh. First time ko nakakita ng original art na AX. Siyempre sa comics ko lang naman siya nakikita na ganun pala, ang linis-linis, tas ang ganda ng line, tapos alam mo yun, less mistake talaga, wala akong makita masyadong liquid paper dito ah. Pero yung sa akin, bibig na nga lang i-draw it, may liquid paper pa. Parang digital na yun, yung traditional ni Dexter, parang digital. Oh, grabe. Grabe talaga ang ganda ng page niya. So, siya din, nagbigay siya sa akin ng tips kung paano gumawa ng story. Tapos, pinahiram din niya ako ng mga reference ng Tomas and Kulas kasi may mga luma siyang Tomas and Kulas. Sabi niya, yan, baka meron ka pang, alam mo yun, meron ka pang makuwang idea sa mga jokes ni Oliver Page at saka kung paano siya gumawa. So, yun, nagbasa-basa lang ako. Sabi ko, parang ano to ha, ibang story niya, parang based experience. Parang ganun. So, gumawa rin ako ng parang based din sa experience ko na mga story. Like, for example, yung kwentong barbero, yung ganyan. Sa sobrang daldal ng barbero, ang pangit na pala ng gubit mo. Ganun. So, yun yung una kong ginawa sa Tomas and Kulas. Yung nagpapagupit siya sa sobrang daldal ng barbero, nakalbo na pala siya or basta ang pangit ng gupit niya. So yung una kong gawa, although medyo corny pero tinry ko pa rin gawin, alam mo yun, katatawa. And then yun, nagtuloy-tuloy na siya. Ganun lang din ginagawa ko sa pag gumagawa ng story, kung ano lang yung nangyayari sa akin araw-araw o kaya nanonood ako ng mga yun, bubble gang, bigla na lang kasi may makukuhang jokes dun eh na pwede mong gawa ng kwento. Basta hindi parehas sa jokes nila. Basta bigla na lang may mapipick up ka. Or every time na nagpupunta ako ng Funny Comics sa kasi ang layo, oy nakatira pa ako ng time na yun sa Muntinlupa. So from Muntinlupa papuntang pupunta ako ba on para pag yes. Pinapayagan ako ng mama ko noon eh na mag-explore. Sige, explore ka lang. Para mag-level up to. Magkano yung pamasahe mo noon? Ay, nako. Mahal yung pamasahe ko. Oo, kasi basta, kung 70 pesos a page, parang pamasahe mo lang yun eh. Wala talaga. As in, bawi mo lang talaga. Bawi mo lang. Para ka lang nagpunta and then nabawi mo yung pamasahe mo and then konti pa, may konti ka pa. Siguro may matitira pa sa yung 100 something. Ganun. Oo, huwag ka lang kakain sa Jollibee ha, kasi talagang wala nang matitira sa'yo. Napagkakasya mo yun ng time na yun? Oo, napagkakasya ko naman. Ewan ko, parang kasi nag-enjoy ako eh. Nag-enjoy ako. Yung comics, di ba, pag bata pa, di mo naman iisipin kung magkano yung bayad sa'yo eh.
Pero totoo. Marami naman, na nag-work na for comics na yun naman yung ano, di ba? Habang bata ka, baka-enjoy. Pero yeah, syempre, pag medyo matanda ka na, pag-isipin mo yun. Totoo. Noong nagsasubmit ako sa Funny Comics, nakakasabay ko rin yung ibang veterans kasi nandun yung Atlas, andun yung Kislap. Same sila ng building ng Funny Comics, yung Kislap Publishing. Mga horror din yun. I think kalaban yun ng ano, Gassi at saka Atlas. So nakikita ko din dun yung ibang artist na sabi nila, oh, bata, sobrang ano ah, sobrang pulido ng drawing mo dito. Sabi niya, di ba magkano lang naman binabayad? Sa opo, sabi nga rin. Naku, darating yung time na nagda-drawing ka na lang yung quality na gawa mo dahil ito lang yung binabayad sa'yo. Noong una, hindi ko pa naiintindihan eh. Hindi ko pa talaga naiintindihan kasi parang nag-enjoy lang ako sa experience. Ina-enjoy ko lang kasi para sa akin, stepping stone to. Parang ganun. Although na iintindihan ko sila mga ilang years din, siguro mga after 3 years, naiintindihan ko na sila kasi nung time na yun, yung nagmamahal na yung pamasahe. Oo, mahirap na nagmamahal. Mahirap na. Lagi, ang lugi hirap ka na, lugi. Na, oh, lugi na. Lalo na nung time na yun, bago-bago yung MRT, parang, pag nag-MRT ako, lalong kulang yung pamasahe ko. Oo, kasi mas pag, mahal dati, di ba? Mahal yung MRT dati. Oo, mas mahal. Sabi ko, magbabas na lang ako hanggang kaba, tapos lalakarin ko na lang. Pag nag-jeep ako, hanggang doon lang ako baba, then lakarin ko na lang kasi, syempre. Baka magalit yung driver, ang binahit ko, ito lang, pero scout ahead na pa ako bababa. So, wala, masaya din. Masaya din yung adventure. Kada punta ko, nakakabuo ako ng story. Ganun. So, yun nga, on top of it pa. Every week yun, no? Mag-iisip ka ng bagong every, story for... Every week. Tapos nakailang episodes ka nun? 6 years. So, hindi ko lang kung ilang... 6 years! Grabe, six oh. 6 years. So, pero nagsa-start ka nung kay Tomas and Colas. Siyempre, may jarring yung ano nun, kasi from si yung original na artist, tapos lumipat sa'yo. Nakatanggap ka ng mga reaction letters doon? Meron. Actually, natuwa ako eh. Natuwa ako dahil, yes, finally, meron akong fan mail. Kasi sila Dexter, napakarami ilang fan mail. As in, kada week, sobrang dami. Sobrang dami talaga. Tapos, sinasagot niya yung lahat. Gagastos talaga siya. Grabe. Oo, magre-reply siya sa lahat. Lahat yun may drawing. Tapos lahat yun, maganda yung paper. Sabi ko, grabe, gagastosan mo yan lahat. Eh, pamasahe ko nga lang. Cool. Kukulangin na ako. Oo nga. Magkano magpadala dati ng sulat? Lalayo. May mga nagagastos si Dexter, mga 300, ganun. Kasi layo eh. Bisayas na eh. Ganun eh. Tapos may drawing pa niya. Si Dexter pala. Oh, as in, maano siya sa fans niya, nagre-reply siya. Nagre-reply siya sa lagi. So, first time ko nakakuha ng fan mail nun, dalawa. Dalawang fan mail. Yung isa, hate mail pa. Kasi bakit ko daw pinalitan si Oliver Page? Oo, kasi alam ko ganun eh. Kasi dati nung pinalitan din si Elmer sa Culture Crush, may mga ganung sulat eh. May mga ganun, yes. Para ba, ano kaya, re-reply ko dito. Hindi ko masabi. Kasi isa naman, pero yung isa natuwa. Natuwa. Para, ano, natatawa naman daw siya, ituloy ko lang daw, ganyan. Hmm. So, ang syempre, nireplyan ko rin naman, pati yung hate mail, nireplyan ko rin naman, then drawingan ko pa eh. Although, hindi na siya nag-reply after. Hindi na siya nag-reply. Although, may mga tumatawag sa editor na, oh, bakit po, ano, pinalitan si ganyan, bakit po pinalitan si Oliver Page. Na-explain niya. Na-explain naman niya. Na umalis na nga si Oliver Page, nag-migrate na sa Canada, ganyan. So, 6 years ka nag-Tomas and Colas? Six years. All that time, hindi mo naisip na gumawa ka nung sarili mong title? Naisip ko na. Kasi, isa akin naman, kaya ako naman ginagawa yung Tomas and Colas. One, dahil na-inlove na ako sa Funny Comics. Parang ayoko rin naman iwan sila basta-basta. Two, financially, nakakatulong din siya kahit papano. Nakakabili ako ng Unipin, ganyan. Kasi pambili mo lang din ang pan-drawing. Pambili ko lang talaga. Yan lang talaga. Pambili ko lang. Ang una kong binili is, nung sa sweldo ko sa Funny Comics, ang una kong binili is Ellipse Guide. Yung oval template. Nandito pa nga. Pang French curve po.
Oo, oh, pa-French curve. Dito pa siya sa akin. Ito yung pinakauna kong binili. Yan, ito, ganyan. Sa 7-Eleven, sa National Bookstore, sobrang mahal niya. Ano, yung kinikita mo, pumupunta lang din sa ginagawa mo. Oo, oh, so, technically, pambili ko lang din ng gamit, ganyan. Ganyan. Hindi kayo na pera ng Funny Comics ever na like gumawa din ng sarili mong title for Funny Comics? Like yung ginagawa nila Textor? Mahirap eh, kasi kailangan para magkaroon ka ng slot, mayroon isang mawawala. Mm. Ganun, mayroon isang mawawala. And nung time na yon kumpleto sila sa slot, and then mayroon pang waiting. Mayroon yung waiting. Yung mahirap. Oo, mayroon waiting. So, mahirap tapos talagang yung bitawan si Tomas and Colas. Kasi mahirap talaga. Tapos yung waiting, yung nakita ko yung artist na gumawa yung waiting, hala, sabi ko, sobrang ganda nito. Ang galing nito ah. Sabi ko, kung gagawa ko ng sarili ko, na waiting, malamang talo ako nito. So, kay Tomas and Colas muna tayo. Although, ang ginawa ko naman, minsan iniiba ko yung kay Tomas and Colas, ginagawa kong adventure, ganyan. Hindi never pang nagawa ni Oliver Page na bigyan sila ng mecha yung mga ganda. So, ginawa ko, sumasakay sila sa mecha, parang Ghost in the Shell-ish, pero hindi naman ganun ka-sexy kasi syempre, pambata yan. Oh, bata. So, sumasakay siya na sa tummy ng mecha, ganun. Malaki din yung chan ng mecha, comedy din. So, mga ganun aspect. Nabanggit mo yung ano yun, Dragon Ball, Gundam, tapos mga mecha. So, yeah, parang ang influence mo talaga nung time na yan, anime manga. Anime talaga. Anime. Anime talaga. Anime. Kasi gustong-gusto ko yung Vision of Escaplone. Gustong-gusto ko talaga siya. Nung time na, di ba? Nung panahon na yun eh. Nung panahon na yun, di ba? Si Channel 7, naglabas siya kada ibang days, every 7 ng gabi, iba yung anime. If I'm not mistaken, si Escaplone every Thursday. Pushigi Yugi every Friday. Ako naalala ko yan eh, nung ano ko, college ata ako. Yeah. Makapasi ko, ano na, parang, ano, tambay muna tayo, hindi, uwi na ako, bakit? Evangelion ngayon eh. Oo, tama, ganun. Uwi na sila. Yung talaga yung naging, sila tambay pa tayo, uwi na. Tsaka nung time na yun, sobrang mahal ng mga reference material eh. Sobrang mahal ng manga. So, ang ginagawa ko, every time kaya palalabas ni Senki, ide-drawing ko siya. Tapos, alam mo yun, may mga anime na yung bibig lang naman yung nagsasalita, tapos nakatayo lang siya. So, makukopia mo siya agad. Kinukopia kong ganun, no? Pero syempre, hindi ko nakopia lahat dahil sandali lang naman yung Senki. Kinabukasan na ulit, ide-drawing ko ulit. Hanggang sa makuha ko yung tamang design. Sobrang influential talaga ng anime during that time. Oh, yes. Kasi, yun nga, katulad na sabi mo, may prime time. So, gabi. Bago ata, after ng balita. Oh, after ng balita. Yes. After tapos meron balita. Ding hapon. Diba? May hapon din. Tapos may umaga din. Yung umaga, yung mga sedi. Sila. Yun din. Sila Patra, si Nelo. Doon din ako na-influence mag-drawing kay Nelo. Kasi nagda-drawing siya noon. Sabi ko, although nagpa-sketch-sketch na ako nung time na yun. Siyempre, bata pa ako noon. 9 lang ako noon. Doon din ako na-inspired eh. Sa Patras. Kasi sabi ko, wow, diba? Ganun pala yun. Parang mahirap iwasan kasi halos buong araw yun yung mapapanood mo eh. Meron pang tanghali eh. Di ba? Pag lumipat ka ng Channel 13, may mga palabas doon ng hapon, tanghali. So weird. Yes. Kaya masaya din. So, yun yung mga, may mga naisip na ako, yun nga, fast forward, may mga naisip na akong story ng time na yun. Although, sabi ko, hindi siya pambata. Dahil influence ko, anime, ng time na yun, sobrang sikat ng clamp. Sobrang sikat ng clamp na. So, magulat actually yung mga nakikinig sa atin ngayon kasi medyo matagal ka na rin online yung career mo as a comics illustrator. Pero magulat sila dito sa origin story mo na before ka nagdo-drawing ng mga Batman and Avengers. Ang dino-drawing anime mo muna ako. Anime muna ako talaga. Yun talaga yung first love ko, anime talaga. Kasi din yung una ko nakitang work actually ni Sir Stephen eh. Yung, ayan, talo na tayo. So, from Funny Comics, gumawa kayo ng indie na comics ninyo. Yes, yung Ground Zero.
Actually, hindi pa Ground Zero ang pangalan nun. Basta, kasi, kung naalala mo nung time na yun, si GMA, meron silang convention, yung Anime Explosion. Anime Explosion. Oh, Anime Explosion. Nakalimutan ko na ko nung year eh. Basta 2000, early 2000 yun. Ganun. Meron silang pa-contest na create your character. Character design. Meron silang contest na ganun. So sabi ko, kami nila Dexter, sila Rex, tara, sali tayo. Ganyan. Pero hindi tayo pwede sa professional. Kasi may category yun. Amateur, professional. Dalawa lang. Pipili ka kung saan sasali doon. Sabi ko, sige, sa amateur lang tayo para may pag-asa tayo. Hindi, ayan yung professional kayo eh. Hindi, actually, nadulas kami. Nadulas kami nung time gumawa na kami ng submission. Di gumawa na kami, ganyan. Traditional ko siya ganyan kasi wala naman computer eh. Gumawa ako, winater color ko, ganyan. Tapos turn around shot eh. Kasi ang gagawin mo dalawa, isang pin up, isang turn around shot. So, nung nagawa na namin, ang deadline submission nun is Saturday, if I'm not mistaken, sa Art Farm. Art Farm sa may show, Bully Board. Sumali din ako nun. Oh, yeah. Diba? Baka nga nagkita tayo eh. And Anime Explosion na event. Yes, yun. Oh. So, nung nag-submit kami, nadulas kami na nag-work kami sa Panic Comics. So, matik sa professional kami bumagsak. Kamot kami talaga ng ulo noon, kami nila Dexter, na para oh no, nadulas tayo. Kasi tinanong, saan comics kayo nag-work? Ganun yung tanong. It's either saan animation or comics kayo nag-work? Yun yung tanong nung, yung babae na kita. Nasagot nyo na funny comics kayo. Sa funny comics kami, proud pa kami. Ah, okay, proud pa kayo, amateur, professional. Oh, ito, paki-fill up to. Professional, patay. Eh, nakita namin yung submission ng mga pro, grabe talaga, ang gaganda. Kasi iba nag-work sa animation eh. Sobrang ganda talaga yung mga creation nila. Meron doon, may nakita pa ako doon yung lapu-lapu na na ginawa niyang parang samurai, gano'n. Imbes na, alam mo yun, lapu-lapu. Parang multiverse, ginawa niya samurai, gano'n. Sobrang ganda, sabi ko. Wala tayo dito, malalampasa tayo dito. Pero parang experience na lang yung habol namin. So, nung time na yun, dahil para sa akin, never ako naka-experience kasi yung convention eh, para sa akin. Hindi ko pa na-experience. Para sa akin, yung submission nung araw na yun, ang daming artist, natutuwa ako. So may mga nakakausap ako, ganyan. Nakikita ko yung mga gawa nila. Meron pa akong mga nakita doon, sobrang ganda. Tapos nung pag hinihingi na niya sa akin, ay, hindi ko dala. Kunyari, hindi ko dala. Pero dala ko dahil ang pangit. Ang pangit talaga ng gawa ko. Sabi ko, hindi ko dala. Kasi naiya ako, ang ganda ng gawa niya. Doon, nakilala ko na sila Renz. Wala pa si Ludwig nun. Sila Renz pa lang. Sila yung bumubuo ng nun. Na may balak magbuo ng comics nun. Manga. Pero nung time na yun, I think may culture crush na. Nung time na yun. Nainalala ko rin. Kasi yung entry ko dun sa Anime Explosion, yun yung dinala ko dun sa culture crush para mag-apply. Ah, okay. Kasi di ako natanggap. Ibang level na kasi yung culture crush eh. Hindi ako natanggap. Nung first time po nag-apply, hindi ako natanggap doon. Ibang level kasi yun yung culture crush. Kaya kahit ako nung time gusto ko mag-apply, pero wala, hindi ko kaya to. Sayang yun. So, para nakakatawa pa kayo. Kasi nakikita ko yung gawa nila member. Hindi ko talaga kaya to. Sayang yun. So, nung nag-time na yun, doon kami, nakakilala kami. Na-meet namin sila Renz, tapos iba pa yung member nun eh, na balak nga magbuo ng comics, pero hindi namin target yung parang culture crush, black and white lang talaga. Yun lang talaga, black and white lang. Parang manga. Manga talaga. Yun lang talaga. Manga lang talaga. So, doon nabuo yung group namin, hanggang sa, wala naman kaming colorist eh, dahil nga black and white lang. Meron event yung Final Fantasy, may unang movie ng Final Fantasy, yung Spirit Within. Spirit Within. Sa Mega Mall. Tamahigamol yun. Nagpunta kami doon, kami nila Renz, kasi naghahanap kami ng colorist. Sabi ko, bakit tayo dito pupunta? Sayang ganun. Eh, kasi yun lang yung, alam mo yun, parang anime event, pero hindi naman siya anime event, Final Fantasy. I'm sure may pupuntang artist doon, sabi niya. Kasi nung time ng Anime Explosion, hindi naman kami nagkita rin. Although nakakilala kami sa Art Farm, nung Anime Explosion, which is kinabukasan yun eh, para malaman mo kung sino yung mga nanalo, naging finalist lang ako. Natutuwa ako kasi dinisplay nila sa Mega Mall yung mga gawa. So, yun yung una kong
una kong convention. Nandun pa nga si Yuwatase, yung gumawa ng Kushigi Yugi. Parang yun, first, isa yun sa mga naunang convention talaga eh. Wala pa namang convention sa atin. Anime Explosion. Oo, Anime Explosion. As in, grabe, sabi ko, first time ko na makakita ng manga artist sa babae. Tapos, ang bilis niya mag-drawing kasi nag-drawing siya on the spot eh. Ang bilis niya mag-drawing. Sabi ko, ang dami ko pang kakainin. Ang dami yata niyang binigyan nung ano, di ba? Mga binigyan nung sketches na yun. Ang dami niyang binigyan nung sketches. Meron si James nun, naka-frame dun sa office. Ah, talaga? Wow, swerte. Kasi parang, swerte. Ano siya, di ba? Parang judge siya dun sa anime. Oh, judge. Yes. Judge siya nun. So, nabigyan siya nung Iwatase na sketch. Oh, sabi ko nga, sana manalo ko kahit consolation kasi gusto ko yung sketch niya. May yung consolation is very quick lang. Magda-drawing siya sa harap mo. Ng kahit sinong Kushigi Yugi na character na gusto mo. Eh, hindi ako nanalo kahit consolation. Ano lang ako, na-display lang. Na-display lang. So, ayun na nga, fast forward, yung Spirit Within na Final Fantasy. Nakita namin si Ludwig. Sabi, ito baka artist to, tangkad-tangkad. Oh, mahirap hindi makita si Ludwig eh. Oo, tangkad eh. Parang jirap yan eh. So nakita namin siya ang tangkad. Tapos yung buhok pa niya nun, parang may pagka Final Fantasy-ish. Parang ganun, kasi long hair eh. Pati yung tayo niya, mapang Final Fantasy. Oo. Oh, doon, tinanong namin siya, artist ka ba? Oo, oh, bakit? Eh, look ng boses nun. Oo, oh, bakit? Ayun. Doon, nag-jibe na kami. Nagpakita na kami ng mga gawa namin. Tapos sabi niya, actually, gusto ko rin magtayo ng comics eh. Ganyan. So yun, nabuo na yung friendship namin doon hanggang sa sabi niya, alam niyo ba yung culture crush? Ganun yung balak ko eh. Nakupatay, sabi ko. Hindi namin balak mag-color. Unang-una, hindi kami magaling magkulay. Pangalawa, I'm sure hindi namin kaya yan, yung budget. Hindi namin kaya yan. Hanggang sa nabuo na lang yung ano, yung fast forward. Nabuo na yung ground zero. So wala akong ano doon. Wala akong sariling ano doon, ongoing, kahit hindi naman naging ongoing yung ground zero. Wala akong series talaga technically. Kasi ano ako doon, inker ni Renz. Ako mag-iink ng gawa niya. Yun talaga yung ano ko noon, target ko noon. Ako na lang yung mag-iink ng gawa mo kasi since puno na naman yung slot para sa series. Kasi sila Dexter, yun nandun na, sila Rex, ganyan. At saka, okay na sa akin yung one-shot na gagawa lang ako every issue na one-shot. And then, ako mag-ink ng gawa mo. So, ganun. Ngayon, doon namin na-realize na ang hirap pala, sobrang hirap, gumawa ng sariling comics na wala kang makinarya, wala kayong pera, hindi nyo alam, as in super noob, kung hindi nyo alam kung ano yung gagawin, ang alam lang namin, may idea lang kami na consignment siya. Yun lang yung idea namin. Consignment siya. Tapos hindi namin alam na ganun siya kamahal pag pinaprint sa printing press. Hindi namin alam. Kasi nagpunta kami sa mga printing press, nagbigay sila ng mga quotation, sobrang mahal talaga pag colored kasi color separation pa ng time na yun. Oo. Hindi pa yata ganun. I-film pa nila bago i-plate. So, yes. Traditional cost. So, apat na kulay, apat na film, apat na kulay. Oo, ang mahal. Tapos, kada ibang page, ibang, ano, panibagong plate yun. So, sabi, hala, patay, ang mahal pala nito. Paano to? Wala naman tayong pera. Eh, noong time yun, wala kaming pera eh. Hindi namin talaga alam paano ipiprint si Ground Zero. Eh di, noong time na yun, eh si Ludwig pala, active siya sa mga ano, meetups ng mga groups noong time na yun. I think, meron pang, nakikita-kita tuwing, ano yata eh, Friday sa McDonald's sa may likod yata ng Mega Mall, I think. Meron El Pueblo. Oh, sa El Pueblo. Yun, sa El Pueblo. Nakikita ko sila, hindi ako sumasama doon, pero nakikita ko sila. Yeah, yeah. Oo nga eh. Nami-mention niya yung ano, yung ibang artist doon. Ayan, sila Sir Lyndon pumupunta minsan. Tapos may mga na-mention siyang iba na ano, na nagpupunta, na nagbigay sa kanya ng suggestion. So, hindi ko na maalala kung sino eh. Na ganit, bakit hindi ganito gawin nyo? Kumuha kayo ng advertisement, ganyan, ganyan. Eh wala kami idea eh. Although siya nag-work siya sa... Oo nga eh. Sa totoo lang, parang ano yun? Paano namin gagawin yun? Eh, noong time na yun, nauuso si MMS. Smart MMS.
Ngayon, meron isang company na gusto ng MMS. Eh, naghanap sila ng artist at saka gagawa ng MMS for them. So, eh, since magagaling itong mga kasama ko, sila Renz at sila Ludwig sa computer, pinag-aralan nila kung paano gumawa ng MMS. Gumawa sila ng MMS, kami yung magdodrawing, sila yung mag-a-animate. Hmm. So, ang deal namin is sila gagastos ng printing, pero hindi lahat. Hindi lahat gagastosin nila. Parang ang gagastosin nila, parang ano eh, 70% lang yung gagastosin nila. So, nung ano, natapos namin sa MMS, nagpa-print kami, naghanap kami na magandang printing press na hindi naman ganun kamahal. Ito na si ibebenta. Ito na yung mahirap. Hindi rin namin alam kung paano. Nagpunta kami sa, kami rin yung naglako. Technically, kami rin yung naglako. Pumunta kami sa Comic West, pumunta kami kung saan-saan, sa Comic Alley, pumunta kami sa brochure. Mm. Hindi na alam to ng mga Gen Z. Yung brochure is parang, ano to? Ano siya? Pindahan ng mga pirated na, ano? Yeah. Na mga computer stuff. Computer parts, oo. Oh. Siya yung parang unang CD arcing, pero hindi, konti lang yung CD. Yan, ako, hindi lang. Ganun. Ano pa nun, mga micro floppy pa lang, ano? Oh, mga micro floppy pa lang. So, doon naglaku din kami doon, ganun. Si Ludwig naglaku din sa ano eh, sa UST. Doon ko una nakita yung Yeah, sa UST. Ground Zero na ano eh. Sa UST nagpunta rin siya. Hindi ako nakapunta noon eh, yung time na yun eh, wala akong pamasahe. Iniwan nila doon sa parang cafeteria na AB. Yeah. Oh, kasi si Ludwig usti yun eh. Kaya, para nagkaroon pa yata ng anime event, mini-mini lang naman. Mini anime event sa UST. Naalala ko din yun. Oh. Kaya nagpunta siya noon. Tapos yung mga fine arts student nandun din. Parang ganun. Tapos yun, nakapaglagay siya. So yun, sa National Bookstore, di kami nakalagay dahil sobrang mahal ng ano nila, hinihinging consignment noon. Parang hinihingi nila noon, ano eh, 50%. Eh, magkano lang naman yun? Kailangan niya mag-form ng business talaga. Yes, kasi yes. Hingi sila ng papers. Kailangan mo ng papers. Kailangan, alam ko, kailangan pa namin magpaano na eh, ISBN pa nun eh. Oh, ISBN, tapos magpa-DTI. Yes, pa-DTI. Paparesibo pa kayo. Oo, resibo. Hanggang DTI lang kami, that's it. Wala na nangyari. Kasi nga, syempre, dahil mga noobs lang naman kami, mga rookies lang naman kami, hindi namin alam talaga kung paano. So, pero ano yun, as in, for context, para sa mga nanonood, isa sila sa mga naunang self-publishers during that time. Mm. Yung grupo nila. Oo. Kasi ano, after nung culture clash, after nyo, parang lahat yun na yung ginagawa. Oo nga. Actually, natutuwa ako kasi pag nakikita ko yung mga, alam mo yun, yung mga nagsa-self-publish, parang naalala ko, ganito kami nun ah. Pero mas madali lang ngayon. Mas, yung handicap nun, iba eh. Parang one star lang yung handicap mo nun. Ngayon. Ngayon kasi parang mas, since mas marami nang gumagawa, mas marami ka na mapapagtanong. Yeah, totoo yun. So, yun nga, nabenta namin yung ano, issue one. Hindi namin nabenta lahat. Of course, hindi namin nabenta lahat. So, pero problema namin, paano yung issue two? Paano ngayon yung issue two? So, matagal eh, bago nasundan eh. I think kalahating taon bago nasundan yung issue two. Bago na print namin issue 2, although may materials na kami, ipiprint na lang. Yun lang talaga, ipiprint na lang. Wala rin naman kaming sariling studio kung saan-saan bahay lang kami pupunta. Minsan, doon naman tayo sa ano, kasama doon sa isang kasama namin na sa taga San Pedro, Laguna. Doon naman tayo gumawa. Lalayo ng bahay. Oo, malalayo. O doon naman tayo kay Lorenz, which is sa Santa Mesa. O doon naman tayo kay Ludwig, which sa ano, may Fairview. Ang lalayo. Ay, sa ano pala siya? Tandang Sora. So, ang lalayo. Wala kami studio, computer, si Ludz lang yung may pinakamalakas na computer sa amin. So, eto na, dumating na si Citricon. Yun, tuwan-tuwa kami. Dahil in-invite kami nila James. Nag-meeting pa sa Mega Mall nun eh. Sa restaurant, ganyan. Sabi ko, Ludz, wala tayong pambayad dito ah. In-invite tayo sa restaurant. Sabi niya, basta tumahimik ka lang. Tingin ko sila magbabayad dyan. Si ano, kasi nung in-invite niya ninyo kami, ano ko na yan? Wala pa ako noon, ano pa lang ako noon. Wala ka pa ba noon? Fan pa lang ako noon. Ah, talaga? Nung una, fan pa lang ako noon.
Ah, talaga? Akala ko member ka na noon. Sasabi nung, niya. Nung unang C3Con na yun, fan ako. Pero pagkatapos nung unang C3Con na yun, na-opera na ako ng trabaho. Ah, okay. Okay. Akala ko doon ka na nag-work nung time. Di ba ako nag-work noon? Kaya nga, nandun ako sa Indie Changi, di ba? Nandun ako sa Changi. Nagugulat nga ako eh. Hala, ba't siya nandito? Dapat nandun siya sa, pala member ah. Sa akin ganun. Parang yun nga yung misconception lagi sa akin na matagal na akong part ng culture graph. Hindi, doon lang ako nung unang C3Con nakapasok. Ah, okay. Okay. Kaya pala. Sumali ako doon sa contest nila. Yun nga, dumating yung C3Con. Sobrang bait ni James dahil binigyan niya kami ng libreng boot. Libreng boot. Oh, libre daw lahat yun eh. Libre yung lahat. Oh, libre daw lahat yun. Nung, tapos nag-meeting. Nagre-reklamo siya na nalugi siya. Bakit kaya? Joke lang. Kasi nilibre niya lahat eh. Nilibre niya lahat yun. Parang dalawang, alam mo naman ang mega trade noong time na yun, malaki eh. Diba? Oo. Ginto yung mega trade dati. Oo. Sobrang mahal. Tapos, ayun yung SMX dati. Yun yung SMX dati. Oo. Yun yung SMX dati sa mga Gen Z, mga hindi nakakaalam. Mga hindi nakakaintindi. Yun eh. Kumbaga pag nasa mega trade ka, big show na yan. Big show na. So nung sabi ni James, okay, mag-alala, walang bayad yan. Nagulat kami, ha? Walang bayad? Tapos, pwede tayo mag-beta dito ng 3D. Alam ko, Friday hanggang Sunday yun eh, if I'm not mistaken. Friday hanggang Sunday. Sige, game. Ito na. Nagbenta kami ng comics doon. Although may kahati kami sa booth, ang kahati namin sa booth nun yung chips, sila Komi pa. Sila Komi pa. First time namin nakita na, wow, meron din pala tayong katulad nung sa atin na nagumagawa ng black and white na comics. Maliit lang yung sa kanila. Oo, pocket book. Pero magagaling sila. Tapos yun, nakilala namin sila. Pero doon kami nakabenta rin ng madami. Madami rin comics na nabenta namin yun. Iba talaga kasi, pag gano'n yung event? Iba yung mag-event? Oh, iba talaga pag-event eh. Iba talaga. Lagari talaga. Tsaka, ang dami namin binigyan ng libreng drawing. Libreng drawing para lang mabenta. Libreng drawing. Kasi gusto namin ma-print yung number 2 eh. So, ang ginawa namin, meron kahit yung mga pin-up na mahal na mahal na mahal. Ngayon mo, meron ako pin-up na ginawa na mahal na mahal ko. Sige sir, pag bumili po kayo ng limang Ground Zero, sa inyo na to. Binili yung limang Ground Zero. So, maraming gano'n na nangyari na gumagawa kami ng libreng drawing para lang mabenta si Issue 1. So, yung nabenta si Issue 1, kahit na, alam mo yun, hindi pa rin kaya makapag-print ng Issue 2, at least mayroon konting budget to print for the Issue 2. So, yun. Nakapag-print kami ng susunod is yung Issue 2. Actually, Issue 0 muna eh, kasi Ground Zero. And then Issue 1. So, gano'n na yun nangyari. And then, yun ah. Hindi na nasundan yun. Nag-career change ka ni. Yeah, napunta kami sa nun. Nag-glass house na kami nun. Kasi, iba na rin kasi yung nangyayari ng time na yun eh. Sobrang hirap na rin ng comics nun. At saka, nung time na, yung time na nalalaman na rami na, uy, wala na daw ang culture crush. Parang, medyo na down din kami. Na para bang, sobrang sad din, wala, diba? Kasi parang tatatapos lang ng event natin noong 2003, December. Yeah. Tapos April, biglang sira. Boy! As in, nagulat kami nun. Parang, ay malamang, tayo rin susunod na rito. Kasi syempre, yun naman yung hinahabol ng mga fans eh. Kasi, nung time na yun, hindi namin tinitingnan as competition yung ibang gumagawa din. Para sa amin kasi nung ginagawa namin yung Ground Zero, parang sumasabay kami sa trend. Since gusto namin ng manga, gusto namin gumawa ng manga, since maraming nagsasupport sa Culture Crush, siguro baka marami din sumupport sa atin or baka, alam mo yun, may sumupport din sa atin. So maganda rin yung trends na time na yun. Hindi siya competition eh. It's more of, alam mo yun, tulungan eh. Parang gano'n yung nangyayari, tulungan. Lalo na yung nagbigay si James ng libreng boot na si tulong. Parang ulitin ko ulit para sa mga nanonood na malaking influence sa Comic-Con, yung Culture Crush, yung C3Con na event. Kasi yes, para sa mga hindi nakakaalam, binigay talaga ni James yung mga pwesto for other groups. Tapos bukod pa doon, 'di ba? Yung makikita mo sa Culture Crush, nagfi-feature sila ng ibang comics group
Yes, yes. As yes. Articles dun sa yes. Oh. Sa magazine nila. Ang dami kong na-discover lang dun eh dahil nagbabasa akong Culture Crush. Pero nakikita mo, mababasa mo si Lindon, si Sir Paul, si Carlo Vergara, diba? Alamat. Pinipicture nila. Sinopromote din nila. Hindi talaga siya, it's more of na magkalaban, yun yan, hindi. Oh. Hindi. Kaya magas mas maganda, di ba, na mag-promotean na lang kayo ng gawa kaysa sa pangilahan kayo. Oo, oh, kasi ang lit lang, sobrang lit lang natin no, nung time na yun. Ilan lang eh, Culture Crush. Kahit ngayon, maliit pa rin eh. As in, hindi pa rin dapat naghihilahan eh. Maliit totoo, pa rin. Totoo, well, oh, technically. Supportahan nyo lang lahat. Totoo, totoo. Well, nung time ngayon, ano lang kayo eh. Si Culture Crush lang, at saka si ano, si Questor. Ah, si dalawa Questor. Lang kayo. Oo, tapos may mga nasundan na na iba. Na, pero hindi nagsabay-sabay. Si Mangga Oli. Sabay-sabay. Oh, kasi paisa yeah, isa lang lagi. Oo, oh, hindi nagsabay-sabay. So, nung time na yon wala. Okay, mukhang madidisband yung ating maliit na banda. So, nagkanya-kanya muna kami. Nagkanya-kanya muna kami. Parang, sige, ipon muna tayo. Ganyan. Or, we'll see kung ano mangyayari. Nag-apply ako sa ano noon, sa Questor. Kasi, naghanap sila ng artist na, nakalimutan ko na kung anong story yun eh. Yung mawawala yung artist. Nakalimutan ko na eh. Pero parang spirits, mga love. Ba, free spirits. Oo, parang ganun. Tapos na-publish yun actually. So kung completest kayo ng gawa ni Sir Stephen, hanapin nyo yun. Na-publish ng GMA yun. Yung GMA na Questor. Oo. Na maliit. GMA Questor na yun. Maliit na comics na naka-insert. Yes, yes. Nawala nga yun sa akin. So hindi ako kompleto ng gawa ni Sir Stephen. Sobrang tagal na nun. Sobrang tagal na. Pero hanggang ano lang ako eh, yung second issue ko noon, hindi ako makapunta ng office noon, ng Questor, kasi wala akong budget. Ang layo pa ng bahay ko eh, sa Green Hills yung ano eh, office ng Questor. So ang ginawa ko, pina-DHL ko na lang. Nawala ni, ay DHL, ni JRS. Nawala ni JRS yung pages ko. Original pa naman. Oh. So wala. Nawala. So... Hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Hindi mo ba na-scan yung mga pages na yun? Hindi, wala akong scanner eh. Oh, wala pa. Kung, as in, ano wala. Pa talaga dati? Snail mail pa talaga dati? Oo, as in, wala. Hindi ko talaga kaya mag-purchase nung ano nun. Wala akong computer nun talaga. As in, wala. As in, pero makikiskan ako. Grabe nun ah. Yung, akala ko digital na yun eh. Hindi. Hindi ako marunong mag-digital nung time na yun. Hindi ako talaga marunong. Puro traditional lahat. So, sa Questor, after nun, nag-ano ka rin, di ba? Nag-cast? Nag-cast. After nung Questor, nag-cast ako. So, nung yun nga, basta original dinadala ko sa Questor, ini-scan nila, sila nag-i-scan din, ibabalik din nila sa akin, same day. Antayin ko lang. So, tapos yung susunod, pinadala ko, si Brian Uy, dun pa nag-work nun eh, sa Questor. Siya yung nag-i-scan nun eh. So, nung time na yun, di nawala, patay. Gagawa na naman ako, kailangan ko siyang gawin ulit, ganyan. Although medyo on the rocks na rin si Questor noon, parang nag-ano na rin sila na... Sobrang nahihinayang nga ako doon, parang 3 issues lang, tapos tinigil na ni Ebi. 3 or 2 issues lang. 2 issues lang, tinigil. Parang ganun, di ba? Parang tigil kaya, na. Oo, oh, kaya yung pang 2 issues doon na ako lumabas. yun. Every Friday tsaka Saturday, kung may budget, pwede Saturday. Nakikita kami sa bowling alley sa Mega Mall. Oo. Yeah, kami famous yan. Oo, famous ng bayan ng mga artist yan. Kasi yun lang yung pwestong pwedeng pagtambayan sa Mega Mall na. Pwede ka mag-stay ng matagal. Huwag ka lang pahuli sa guard. Huwag ka pahuli sa guard, pero yung guard na aligid-aligid lagi. Aligid lang naman. Hindi ka naman papapansinin. Ganun. So, yun, sabi ni Ludwig, meron akong ano, meron akong friend, magkakilala na yata sila nila. Una nagkakilala si Albert at saka si Ludwig sa artist din. Doon sa El Pueblo, I think. So doon na nagkakilala sila. Doon nalaman ni Ludwig na naghahanap si Nautilus. Hindi ko pa kilala si Jamie noon eh. Nautilus pa lang yung alam ko ng ano artist forecast. Tapos sabi ko, tara, mag-try tayo, ganyan. Since, wala na yung Questor eh. Wala na ako ibang mapagkukuha ng pera. Although, nagka-funny comics pa ako nun. Hanggang, noong time na yun, nagka-funny comics pa rin ako nun.
Pero syempre hindi na kaya i-sustain yung budget ko dun sa nakukuha kong salary sa Funny Comics. Tama lang yung pamasahe at saka pabili ng mga pens ganyan. So sige, try natin 'to. Ganyan. Quest nag-sample kami, ito yung hinihinging art style ni Jamie ganyan. Sa coloring din nag-sample din si Lutz. And then fortunately, pumasa naman kami. Pumasa naman kami kahit medyo sablay-sablay pa yung drawing ko talaga. Bayad din si Jamie. Hindi rin masyado maipit sa drawing ko. So yun, nag-try kami sa cast. Si Cass talaga yung tumulong din sa akin eh when it comes sa expenses. Kasi malaki yung rate niya. So medyo fair. Sobrang fair nga ni Sir Jamie with yung mga local rates nila. Yun, ang bayad din nila sa deadline kahit nalilate na ako kasi ang style kasi ng submission sa kanila is kailangan parang American din, papakita ng layouts, pa-approve ka, then the drawing mo muna. And since noong time na yun, wala ako scanner, mahal magpa-scan sa labas sa mga computer shop, 10 piso yata, isa o 15 pesos. Hindi mo bakit mahal yun. Ano lang. Oo okay. Wala ka naman mahal. Wala naman silang editing na gagawin, scan lang naman nila. Oh, lalagay lang naman nila sa floppy disk. Ganun, floppy disk pa nun eh, wala pa. So, ang gagawin ko, pag natapos ko yung page, ngayon nakatapos ako ng 10 pages, pupunta ako sa office, sa crossing yung office nun nila, Jane. Ayun, doon, i-scan niya. And then, kukunin ko rin yung page nung araw na yun. And then, makikita kami technically ni Lutz nun kasi kukunin niya yung files, yung mga pencils. And then, para makulayan niya. Dala ni Ludwig hard drive. Hard drive, as in, hard drive. Kakalasin pa. Kakalasin pa niya yung computer para ikabit yung hard drive niya. Kahit noon, teki na yun eh. So, laging may mga advanced na gadgets yun eh. Totoo. Kasi kung floppy disk yan, isang drawing mo, mga ilang floppy disk yun. Diba? Tsaka ita tile work. Wala pa si CDR King noon eh. Wala pa. Hindi pa siya sikat. hindi pa sikat nun. Doon na nauuso yung CD burning nun. CD doon burning. So, yun. Sunod nun yung cast. After nun, ano na? Big time na. Hindi naman agad big time. Kasi yung Glass House nun, sa mga hindi nakakalap, art agency siya nun. Based in US siya. May office lang siya rito sa Philippines. And then, kumukuha siya ng artist. And then, siya yung magre-represent for you sa US market. So, lahat kami din halos sa ground zero, nag-glasses din eventually. Kasi, syempre, nagmamahal na yung mga bilihin. At saka, ngayon, parang gusto mo na rin, yung pangarap mo, parang gusto mo na rin naman matupad. Ganyan. Pangarap kong mag-drawing sa Marvel, sa DC, ganyan. So, why not? Although yung style ko ng anime kasi. So, nung time na yun, hindi pa open yung US market sa anime na, magpo-produce ba tayo ng anime? Uh-oh. And then, dumating si Madurera na halos anime yung style. May pag-asa pa pala tayo. Ganyan. So, yun, nag-glass house kami. Doon, nag-training kami doon na maging versatile sa art style kasi sa US market kasi pagka mas versatile ka mas maganda. Mas marami kang art style, mas maganda. Yeah. Mas marami kang makukuha project. Siyempre. Totoo 'yun. Marunong ka mag-manga, mas maganda rin. Marunong ka mag-western, maganda din. Pero yung una kong work sa Top Cow 'yun is manga. Manga yung una kong Sa Top Cow kasi matunog dati si Sir Wilson, di ba? Oh, Sir Wilson, yes. Oo, kasi Battle of the Planets nila ni Alex Rose. Battle of the Planets. Ang galing nun, so, alimaw yun, ako. Oo, alimaw yun si Pero naalala ko rin, dahil nag-work, kumukuha din ng work dati si Ludwig sa Seven Seas. Yeah. Di ba, sa Seven Seas, nagtotone siya for some of yung mga titles. Muntik ka na namin makuha nun eh, for 7-6. Ay, oo. Sayang yan. Yung Speed Racer. Speed Racer, oo. Oo, sayang yun. Pero halos kasabay din nun yung labas ng una mong DC work. Halos. Kasabay diba? Yun. So, kasi nung... Sige, sir. Ganda mo. Nung time na yun,
dahil ano, sabi ko, gusto ko talaga manga eh. Paano yan? Gusto ko manga lang talaga eh. Medyo na ano, medyo na hihirapan pa ako mag-switch ng style nun. Although sinasabi na sa akin na medyo mahirap ako kumuha ng book sa mga Big 2 kung manga. Kasi kung maglalabas si Big 2 ng manga, one shot lang talaga. And then that's it. Hindi na siya sunod-sunod. So, gusto ko talaga anime. Tapos bala ko nang mag-resign sa Glasshouse noon. Kahit hindi pa tapos yung kontrata, pwede mo naman tapusin dahil pwede kang mag-ano sa kanya dahil wala naman akong project noong time na yun. Matagal din eh. Ilang months din ako ng project sa kanila. So parang sabi ko, ano, what if umanap na ako na iba kasi wala naman nangyayari, di ba? So yun yan, nakausap ko yung sa Seven Seas na sinabi nga niya yung tungkol sa Speed Racer. Tapos yung time naman na yun, sakto din na naghahanap din si DC ng artist. Although hindi nila alam kung anong storya. Basta, example lang. Yun, example, technically lang, example ako parehas. Tapos yun. How should mystery yun? Ha? Si Dr. Fate? Ang una ko talagang gawa sa kanila is yung Ragman. Ragman talaga. Late lang nilang pinrin. Late lang nilang pinrin. Pero yun yung una nilang pinagawa sa akin, yung Ragman. Oh. Sunod-sunod na yun, di ba? Sunod-sunod na. Oh, nagsunod-sunod na siya. Nagsunod-sunod na siya, which is... So, parang masaya. nakita ko yung crossroads ni Sir Stephen eh. Kasi parang pwede niyang gawin yung Speed Racer. Pwede niyang gawin yung sa DC. Kasi kung natuloy ka sa Speed Racer, mama, nagmamanga ka pa rin hanggang ngayon. Oh, malamang. Malamang kasi yun talaga yung first love ko yung manga. Uh-huh. Although, nung tumatagal yung patawad ka, kaka-work sa DC, parang naano na rin ako. Parang, okay din pala yung Western. Tapos, alam yun, nami-mix up ko na lang. Minimix ko na lang yung... Looking back at it naman, mas tama yung decision mo. Siguro. Oo, kasi ilang iconic titles na yung nahawakan mo. Oo, nakapag-Superman ka na, nakapag-Batman ka na. Oo nga eh. X-Men. Avengers. Nag-Avengers ka na ba? Nag-Avengers ako, pero hindi siya yung ano, mini lang. Mini series lang. Kahit na, Avengers pa rin yun. Avengers pa rin. Kasi lahat ng iconic titles natin nahawakan mo na eh. Fantastic Four ka na ba? Hindi. Si Carlo, diba? Fantastic Four. So Fantastic Four na lang kulang mo. Like X-Men Avengers ka na. Bumagsak ako sa X-Book. Sa X-Book ako bumagsak. Tinanong ako ng bumagsak Marvel. Bumagsak pa eh. X-Books yun. Parang. Kasi DC ako noon, sabi ng Marvel. Nag-email yung Marvel. Ano ba yung ano? Pwede namin gawin para sa Marvel ka na lang mag-drawing. Ano ba yung gusto mo i-drawing? Sabi ko, gusto ko talaga si Wolverine eh. Tayong ganun. Binigyan nila yung Wolverine. O, tamo. Ganun na yung clout ni Star Seapin. As in. Ay, hindi na ako. Gusto ko si Wolverine. Sige, sayo na si Wolverine. Mabait lang talaga sila. Mabait lang. Kahit naman si DC, mabait talaga. Na like, sino yung gusto mong i-drawing? Siyempre, ano rin yan, di ba? Hindi naman lahat ng artist na magre-request ng ganun, mabibigyan ng ganyan eh. Sinaswerte lang siguro. Hindi yun swerte. As in, ang tagal mo na rin nag-grind for yung name mo. As in, wala pa akong naririnig anything yung mga chismis about tumpag na pag-submit. Natanggal sa project dahil ano, nakamiss ng deadline. Wala mga ganun chismis tungkol kay Sir Steve. Siguro kung hindi ako nagsabi sa editor na, malilate ako. Malamang tinanggal ako. So ano yan? As in, trusted name mo. Siguro. Pag malilate naman ako, sinasabi ko naman. Kasi part din naman yan, di ba? Parang part din naman yan ng ano eh, ng pagiging professional. Yeah. Nami-meet mo lahat ng deadline. Tapos kung sa tingin mo hindi mo talaga mami-meet, makikipag-communicate ka with yung sa higher up mo, sa editor. Kasi yung iba parang pinipilit nila na habulin, di ba? Habulin to. Tapos walang pasabi. Tapos kung kailan na yung deadline, saka siya magsasabi. Yes. So, mas mapapasama kayo noon. Kesa yung no 'yun. Kung sa start pa lang makita mo na magkaka-problema ako dito. At least pa magagawa ng ano, 'di ba? Magagawa ng remedyo nung editorial, either hanapan ka ng karelyebo. Totoo 'yun. Or
i-move yung schedule ng book. Kasi importante, lalo na for big companies, yung scheduling nila. Kasi beforehand, binibenta na nila yung mga libro nila eh. Yes, yes. So, yung post na nila sa preview eh. Tsaka oh, diba? Hindi naman yung katulad natin na gagawa lang tayo ng comics pag may event, tapos pag di natin nahabol, okay lang sa atin. Oh, multi-million na business yan. So, yes. Pag... sa mga ano US publishing, pag na-late sila, may penalty sila eh. Oh, may penalty. Diba? Hindi, kasi ang daming maapektuhan eh. Distributor, retailer, at yung advertisers. Oh. So, totoo yan. Totoo yan. Totoo so, yung at mas malimog yung isa, akala mo, ang ano naman ng mga to, kasusungit, naman lang ang pagbigyan. Eh, million yun nawala eh. Oo, totoo yan. Tsaka doon ko nga ano, eh, na-realize na kasi minsan, yung dati nakakabasa ako ng ano, mga western na, oh, ba't ganito yung drawing nito? Parang ang pangit, ganyan. Doon ko na-realize na may dahilan bakit siya ganyan. Dahil konti lang yung deadline, tapos pinarush yun sa kanya. Usually, ano, may nag, sa simula, may nag-bungle nung trabaho, tapos kailangan lang mailabas. Totoo yun. Kailangan mailabas. Kasi pag hindi, may penalty sila mabayaran, may uurong yung printing time, yung mga ganun, distributions, lalo na, big distribution dyan, buong mundo yan eh. So, kailangan nila magbayad ng ano dyan. Ayan. Penalty. So, yun. Ayan, sir. Patapos na tayo. Brisa! Hindi, ano na natin lahat eh. From funny comics to indie to kung nasaan ka ngayon. Baka may pang gusto kang i-share sa amin na projects mo na lalabas. Lalo na sa mga fans mo na makinginig. Wow, fans. Well, meron ako ano, upcoming this December. Yung ang pangalan niya is Scorch. Sa Sponge talaga. Isa siya sa... From Marvel, DC. Ngayon, nag-image ko na sin one of the founding fathers ng ano, okay. founding titles ng Image, sin Spawn. Alam mo, ano, bigyan lang kita ng info. Si Todd talaga, yung Spawn talaga, yung first time kong makakita ng Image comics, Spawn talaga yung una ko nakita. Spawn. Nakita ko pa siya sa ano, sa Comic Quest sa South Mall. Doon ko pa siya nakita. Oh, eh dahil wala akong pera, hindi ko siya mabili. Dahil wala akong pera, hindi ko siya mabili. Hanggang tingin lang ako. Although mabait naman yung mga tao sa Comic Quest. Sige, browse mo lang ganyan. sa Comic Quest kasi hindi nakabag yung mga ano nila. Hindi nakabag yung mga comics na na-browse mo talaga. Pwede mo siyang tingnan, yes. So, ang bait nila na, sige, tingnan mo muna. Eh, naalala ko na nandun si Raquel, yung sa Comic Quest, ano din, Mega Mall. Siya yung nandun din. Kaya, matagal na rin niya ako nakikita eh. Matagal na si Raquel actually sa Comic Quest. So, sabi ko, shit, ang ganda nito, Spawn ah. Tapos, alam mo yun, ganito pa yung mga story na gusto ko, yung medyo demon versus angels, ganyan. Mga dark, ganito yung mga gusto ko. Yung mga gritty stuff, ganyan. So, nung time na yun, nilook up ko talaga si Todd. Kahit noon pa, kahit sa mga interview niya sa mga comics, binabasa ko talaga ganyan. Kaya nagulat talaga ako nung naghahanap siya ng artist. Actually, way back, ano pa siya naghaharap ng artist eh. Sa mga books na nagagawin niya. Way back 2016 pa siya naghahanap. So, na-meet ko siya 2016 sa San Diego Comic Con. Na-meet ko siya in person. Naghahanap nga daw siya, ganyan. Pinakilala siya sa akin ni Philip Tan. Kasi, ano yun, close friend talaga yun ni Philip Tan, si Todd. And then, nag-work na rin si Philip dun kay Todd nang matagal na sa Spawn. So, sabi ko, sige, magsasample ako, magpapadala ako ng mga samples, ganyan. So, yung 2016, nagpadala ako. Wala na ako narinig na reply. So, sabi ko, siyempre, sobrang busy nito eh. Siyempre, si Todd father yan. Master yan. So sabi ko, it's either hindi niya nakita dahil, alam mo yun, dami niya na yung kukuha ang email. Eh, or kulang pa siguro ako. So ang ginawa ko lang, nag-i-email lang ako lagi. Kahit hindi ko alam kung nakukuha niya or what, gumagawa ako ng mga pin-up ng Spawn. And then, yun na. Sabi niya, ano, kailan ka pwede, tatawagan kita. It's either Skype daw or phone. Sabi niya sa akin gano'n. Hala, sabi kong gano'n. Ano ba itong pinasok ko? Nako,
Ito na nga yata yun. So yun, tinawagan niya ako via Skype. Grabe na starstruck ako. Hindi ko talaga alam yung sasabihin ko. Oo nga. Parang ano yun eh. Oo. Imagine ko. Kasi yung San Diego kasi, para kasing iba nung na-meet ko siya in person, sandali lang kasi yun eh. Like, wala pang 2 minutes yun eh. Yung sa San Diego, sandali lang talaga. Bye-bye. Kasi lahat ng tao nilalapitan niya. Tapos yun na nga, sabi ko, interested ako. Sige, magpadala ka sa sample. Ito yung email ko, ganyan. Ay, email ng editor pala. Binigay niya email ng editor, hindi email niya. Email ng editor. And then, lipat na siya sa ibang artist alley. Kasi nga, naghahanap siya talaga. Tapos this time, personal email na niya talaga ako nagsasubmit. Wow. So, nakakagulat lang. Parang, hanggang ngayon eh, parang, gugulat pa rin ako. Pero ang ganda na na yung dinrawing mo si Juan. Natuwa ako nun eh. Thank you. So yun, meron yung yun niya, December labas niya. Siya yung third book ng ng Spawn. Kasi, which is yung una, Spawn yung ongoing niya. Sunod is yung King Spawn, then Gunslinger, and then yung Scorch. So, siya yung pang-apat. So, yun. And then, sa Batman, gumagawa ko sa Batman. Sa yeah, I Am Batman sa DC. Ayun. Madalas itanong nung mga nakakaalam nung Ground Zero kung may plans pa ba kayong gumawa noon ever. May time ba yung isang Mr. Stephen Segovia na makagawa para sa local? Oo naman. Klaro ko lang ha. Itong si Sir Stephen, every time na manghingi kami ng something for Comic-Con, lagi niyang nagbibigay. As in, parang wala nang tanong eh. Bibigay ka agad si Sir. why not? Diba? Katulad nga nung si Aaron, yung guwapo man niya, sabi niya, sabi ko, gawa akong cover sa'yo. Sabi nga nun, talaga? Oo, gawa akong cover sa'yo. Tapos, ginawa ko lang. Parang, siyempre, doon ako galing eh. Kumbaga, matagal ako nag-local. Kumbaga, hindi mo awala yung heart ko doon. Parang, andyan lagi. Pero yun nga, ang tanong is, meron kang naiisip na project locally? Locally, yung parang creator-own. Siguro kung mangyari yun, lalabas din siya international. Parang ganun. Kayo na may clout. Yan, may clout. Oo naman. As creators, meron. Mas malaki yung mapupush nyo for local creators kung gagawa kayo ng creator own. Oo. Why not, diba? Oo naman. Siguro, meron akong gustong ilabas. Although nalabas ko na sa Ground Zero One Half. Yung Ground Zero One Half is Xerox lang siya. Ng Ground Zero. Kaya mong one half. Yun, somewhere. Gagawa na video dun, yung Ground Zero. Pakita ko sa inyo. Meron akong gawa doon na mukha siyang one shot pero hindi siya talaga one shot. Matagal ko ng story yun. Ayun. So yun talaga yung anime style yun. Matagal ko ng gustong ilabas. May pen name nga doon si Sir Stephen eh. Oo. Mamaru. Mamoru Chiba talaga yun eh kasi yung Sailor Moon. Sailor Moru. Yung sa kanya Mamaru. Mamaru na lang daw. Loko to si Ludwig. Dapat Mamaru Siba kasi masiba daw ako kasi alakas ko kumain. Saka may pusit ako sa ulo nun eh kasi inker nga ako. So ayan. Why not? Layo na lang narating ni Sir Stephen. Grabe. Di naman. Ganun pa rin. Pangarap ko naman talaga ito. Kung pangarap mo na siya, edi do your best to reach that. As in, one of the friendliest and most approachable na creator si Sir Stephen. Una ko siyang na-meet sa Sea Dragon hanggang ngayon. Sobrang bait ni Sir Stephen. Thank you. Ito yung ano namin eh. As in, matagal na kami magkakilala pero ito yung pinakamahaba namin usapan ever. Totoo yun. Kasi during Comic-Con, batian eh. Hi, John. Yeah. Ganun lang. Sorry, late hello. Ako again. Hello, kamusta ka? Bye-bye. Busy din kayo nun eh. Busy kayo sa yun. Nag-ano kayo nun. Siyempre, kailangan nyo entertain yung mga bumibili sa inyo. So, yun.
Pero yeah, ito nga yung pinakamaba namin. Laging ang sumusuporta si Star Sipin. Tingin nagbebenta ako ng something, bumibili siya. Oh yes, dapat ganun. Support local. Support local. Kung kaya ko nga lang, bilhin lahat ng mga nagtitinda dun sa Comic Con. Ako, maubos pera mo nun. Okay lang yun kasi once a year lang naman din yung di ba yung ganun event. Or hindi nga once parang ilang beses lang naman siya Marami ng beses ngayon actually. Hindi, at least kaya, ngayon for creators na nagsiself-publish. Well, before the pandemic. Pwede ka na kumita actually. Kasi sa dami. Oo nga eh. Yeah. Bibenta nila online, no? And then, kasi ngayon, iba na yung technology ngayon eh. Mas mabilis na. Unlike nun. Diyos ko, nung time natin, no? Kung may ganyan lang mo, papaship ka na something, abutin ka ng ilang linggo. Si Sir Stephen bumili ng bagong libro ko para the next day nasa kanya. Alala ko yun, Sabi ko, maglalabas si John, bili nga ako. Bumili kami, actually, kasama ko rin yung bumili. Si Jason Pass, bumili din siya. Michael nakisabay siya sa akin. Galing-galing nun. Dapat nagdo-drawing din yun. Hindi ko nga maisip bakit nag-i-ink lang siya. Oo nga eh. Actually, nag-drawing din yun eh. Kasi magaling siya talaga mag-drawing. So sabi nga namin, mag-drawing ka, mag-pencils ka na, ayaw niya. Una ko nakita yung gawa niya. Ito na yung sunod na, si Hitch. Totoo sunod yun. Na Brian Hitch. Alam mo, actually, nakatrabaho niya si Brian Hitch. Ayun nga yung nakatatutuwa ako. Nakatrabaho niya si Brian Hitch. Ewan ko kung ilang libro yun. Parang dalawang beses yata. Dalawang issue yata. Sabi ko, mas magaling pa mag-drawing ko kay Brian Hitch. Sabi ko nga, pakita mo yung pencils mo, malay mo. Sabihin niya, ikaw na lang kaya mag-drawing, ako magsusulat. Di ba? Kasi alam ko si Brian Hitch din yung nagsusulat nun eh. Siguro kung pinakita niya yung drawing niya, malamang maisip ni Brian Hitch yun. Na or ako, di ba? Pwedeng layout na lang ni Hitch siya mag-finish pwede na. Diretso. Diretso. Totoo. Pwede rin. Kaya niyang gawin yun eh. Oo, kaya niya yun. For sure. Ayun na, wala, sabi ko, huwag kayo muna mag-drawing, baka mo na kami ng trabaho eh. Siya na yung pinag-usapan namin. Hindi, makikinig yun. Nakikinig kami ng mga Magaling, ang galing. Podcast. Yeah. One final na lang. Advice. Ayan. Yeah. Para ma-inspire yung mga creators natin. Mga creators. Well, ito sabi sa akin ni Todd ito. Kasi si Todd, napakagaling niya talagang mag-advise sa mga artists. Para sa akin, isa siyang magaling na cheerleader para sa akin. Comic god talaga siya. Kaya sa siguro tinawag na Todd Father. Sabi niya sa akin, if you never start the race, you will never have the possibility. Sinabi niya yan sa akin during call. Tapos sabi ko, pumasok agad sa utak ko yun na parang oo nga, no? Kasi kinikwento niya yung mga nangyari sa kanya na during nung maliit pa yung toy company niya, ang mga kalaban daw niya talaga is yung mga giants. Yung Toys R Us, kalaban niya. Pero gumagawa siya ng paraan to start the race. Kasi hindi niya malalaman kung mananalo ba ako dito sa race. Kung hindi ko umpisaan to, hindi ko malalaman. Diba? Hindi ko malalaman kung second ako, third. Kung third ako or last, ulitin ko na lang. Diba? Tapos, yun nga, parang sa artist din, ganyan. Sa mga nagdo-drawing, sa mga upcoming artists or kahit sa mga kasalukuyan artists, may mga kaibigan ako artists or may mga napapanood din ako na yung self-doubt nila sobrang baba talaga. Like, ayoko pakita to kasi baka hindi nila magustuhan, ganyan, baka hindi magustuhan ng mga ibang tao, or ayoko ilabas to dahil, alam mo na, baka walang bumili. Mas maganda, huwag nilang isipin yun na kasi hindi naman lahat mapi-please mo eh. Hindi naman lahat mapi-please mo. Basta mag-enjoy ka lang. Pakita mo yung work mo. Marami ng means para pakita yung work mo online. Kasi kailangan mo maging relevant sa mundo ngayon, sa panahon ngayon. Ang daming means para pakita yung art, Instagram, Facebook, may TikTok na nga or YouTube. Ang daming paraan.
ano na lang, kung ayaw mo ipakita, it's either tinatamad ka. Eh nga, di ba? Yung kasabihan na kung gusto mo, may paraan naman lagi. Totoo. Kung ayaw mo, marami kang dahilan. Maraming dahilan. Totoo yan, totoo yan. So, it's either tinatamad ka or yun nga, yung self-doubt sobrang taas. May mga nagme-message din sa akin na, Sir Stephen, parang sabi ko, huwag yun ako isa. Sabi niya, parang ayaw na raw nilang ituloy kasi parang wala naman daw nangyayari sa art nila eh. Parang ganun pa rin. Ang dami nagme-message. Yung mga nami-meet ko sa Comic-Con, ganyan. Tapos iba mga nag-i-indies din. Ayoko naman i-name drop sila. Pero wala lang dyan sino kayo. So, sorry. Sorry. Pero I'm sinasabi ko to in a positive way. Sinasabi ko rin naman sa kanila yung totoo. Na pag nagpa-critic sila, nasabi nila, nagpa-critic ako sa ibang artist and yet, sinabi lang nila sa akin, oh, ganda, ganyan, tuloy mo lang. Siguro sinasabi lang nila sa akin yun. Para lang, alam mo yun, hindi ako masaktan. So, kinikritik ko sila according dun sa nararamdaman ko. So, sinasabi ko talaga sa kanila. Pero, siguro kung masakit man, sabi ko, yun yung way para mag-improve ka pa. Kasi ako hanggang ngayon, nagpapakritik pa rin ako kay Tad. Nagpapakritik pa rin ako kay Tad. Nagpapakritik pa rin ako kay Philip. And yet, nababaril yung gawa ko. As in, nababaril talaga. Nagugulat na lang ako. Oo nga, no, dapat ganun yung ginawa ko. Oo nga, no, dapat ganyan. Kasi never-ending learning ano man yan eh, yung pagiging artist. Studyante ka forever. Maging master ka man lang, but still, there's a space na student ka pa rin. Yeah. And then, huwag ka maging kontento sa work mo. Yun. May time na matutuwa ka, pero huwag kang makukontento. Huwag kang mag-stop mag-explore. For example, nag-inks ka, na-master mo na sa ink. Why not mag-watercolor ka? Para ma-enhance lalo yung skills mo. Or, kasi may ibang artist na, hindi ako marunong magkulay, colorblind ako eh. E di, ano lang, black and white lang, pero watercolor pa rin. Diba? Marami namang way. Maraming way talaga. Lalo na sa panahon ngayon, lalo na sa technology, may mga apps na for colorblind. May mga ganun na. So, wag lang kayo mag-stop. I'm sure narinig na rin na ito sa ibang artist. Wag kayo mag-stop. Pero yun nga, wag kayong makita. Huwag kayo ma-discourage. Parang gano'n. Huwag kayo mahiya to show your skills online or in public. Kailangan mo talagang pakita yan sa tao kung ano yung kaya mong gawin. Sabi nga, team believes or survive. So, yun. Kasi, ako ba? Parang, based sa experience ko lang, hindi naman ako perfect, pero may mga time na may mga downtime, yes, may mga downtime, may mga dark days, yes, pero hindi naman ako yung tipong na ayoko na, hindi na ako magpo-post ganyan, hindi na ako magpapakita ng art, no, hindi naman ganun yun. At saka sa mentality na na pag nakita mo yung artwork ng iba, may ibang artist na ang ganda naman ng gawa niya, ayoko na pakita yung gawa ko kasi ang pangit, ganun. Pangit yung ganun mentality. Yun is sa mga natutunan ko na hindi maganda mentality. Mas maganda kung nakita mo yung gawa niya, nagandahan ka, celebrate his victory or her victory, kung sino naman yung artist. Para unang-una, one, kahit madami na siyang followers or maganda na, para rin lalo ma-flip siya, na gumawa siya ng bago. And then ma-inspire ka sa gawa niya. Yun eh. Para ma-inspire ka or ma-challenge ka sa gawa niya. Kunyari mo, wow, ang ganda ng ginawa niya, kaya niya palang gawin yun. Dapat kaya ko din gawin yun. Parang ganun na lang. Or, dapat makagawa ko ng ganun din. Hindi ko man mapantayan. Siguro close to that. Sana magawa ko din. Then, yun. Mag-start mo na yung race mo. Diba? So, you will never know. Malay mo, diba? Ganda. So, ganda words of wisdom, guys. Mula kay Sir Stephen. Baka sabihin nyo, salita lang ni Sir Stephen yun, pero yun nga, nakita ko yung ginawa niyang painting ni Batman. Part yun yung story na sinasabi ni Sir Stephen. Yeah. Nag-try siya ng ibang medium, di ba? First time niya mag... So, yun yung painting. Yung painting na yun, may mga pinakita na akong painting sa DC and yet, sabi ko, kasi nakikita ko ibang artist nagpe-painting din, gumagawa rin ng cover sa DC. Sabi ko, gusto ko din gumawa. So, ang dami ko sinabit sa DC na nagaganda lang sila. Yes, oh wow, looks good. Ganun lang, hanggang ganun lang talaga. Oh, sabi ko, okay lang na ganun. At least aware sila na kaya ko siyang gawin. Sabi ko, okay lang yun. So, gawa lang ako ng gawa. And then one time, ito na,
nag-email yung editor, sabi, kailangan namin ng cover eh. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Basta bahala ka kung anong gusto mong gawin. Basta itong costume na Batman na to. Yan, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ang dami na rin kasi mag- costume ni Batman. Oo, dami na rin kasi. Sabi niya, ano, basta, pwede mong kulayan, sabi niya sa akin ganun. Katulad ng mga ginagawa mo sa mga convention, pwede mong kulayan. So yun, ginawa ko painting. Binigyan niya ako ng ano, 5 days for that. So, eh, no time na yun, may deadline din ako, may interior din ako. So, sabi ko, paano kaya gagawin to? Parang gawin ko na lang, ano, basta bibigyan ko siya ng 4 hours. Aalatin ko siya ng 4 hours every day para ma-paint yun. So, kailangan ko matapos yung interior ko. Nang ano, kunyari mo, kailangan ko siya matapos ng 9 p.m. Yun, oh, so, meron akong 4 hours. Grabe yung time management na ni sir. Hindi din eh. Actually, hindi din eh. Minsan kasi may mga distractions din. So, katulad din ako ng itong interview. Hindi naman. After this naman, pwede ko naman ituloy na yung ginagawa ko. So, no, hindi naman. Masaya nga ito eh. Masaya. Kasi hindi naman tayo lumalabas. Yun din. Sa mga artist na parang wala na talagang reason para hindi gawin. Kasi nasa bahay lang tayo eh. Oo, di ba? Parang... Ang dami kong kilala na parang iniisip nila marami silang magagawa dahil nasa bahay na sila. Hindi nila naisip yung distraction sa bahay. Oo, lalo na pag nag-ML na, nako, wala nang oras. Pag nag-ML na, pag naglaro ng mga online games, wala na. Well, parang online games yung, ano eh, yung pagiging artist. Parang sa mobile games, sa mga laro sa mga RPG, kailangan mo mag-level up. Kailangan mo mag-gain ng experience. Kailangan pumatay ng maraming poring. Sorry, medyo luma. Or kailangan mo, alam yan. Okay lang kasi, ano pa rin, relevant pa rin kasi bumalik sila eh. So, medyo baka alam pa ng mga bata. So, ayun, para basta kailangan mo mag-gain ng experience. Matagal yan, hindi naman yan overnight. Grind talaga. Yeah, grind talaga. Hindi yan overnight na mangyayari. Oh, so, grind. Basta isipin nila ano sila after 5 years. Yun. Ano kaya ako after 5 years? Yun yung isipin nila. So yun yung goal nila dapat. After 5 years, ano ako? Kasi kung gagawin mo lang, after 1 year, ano kaya ako? Mape-pressure ka. Pipilitin mong gawin yung mga gusto mong gawin. Hanggang sa hindi ka na mag-improve dahil pinilit mo siyang gawin. So, kunyari mo, meron kang day job. Yun, bigyan mong 5 years ng sarili mo. Pero kailangan mong gawin siya talaga. Kailangan mong pilitin. Kasi as a freelance, wala kang boss eh. Technically, wala kang boss na bumabatok sa'yo na, oy, gawin mo na yan. Ganyan. Ikaw talaga yung, alam mo yun, ikaw yung magpupush sa sarili mo. Although may boss ka, editor mo, but still, isipin mo iba yung... Iba yung setup na nandun ka sa physical na lugar eh. Tapos na may magsasabi sa'yo. Pag ikaw lang on your own, kailangan disiplina talaga. That's true. So, yun. Totoo yan. Pero, in time naman, maano niyan. Ma-appreciate niyo yan, yung mga pinag-arapan niyo. Promise, ma-appreciate niyo yan. Noon talaga, hindi ko rin naman na-imagine ito, yung ganitong sitwasyon. Hindi ko talaga na-imagine. As in, dati talaga, bumibili ako 2 waffle lang. Yun lang kasi yung kaya kong kainin. Ngayon, 5 waffle na yung kaya kong kainin. 5 waffle stand? Oh. Ay, hindi na. Hindi. Kumbaga, analogy ko lang. Ma-appreciate nyo rin kung ano, kung ito lang yung kaya nyong gawin as of now, gumawa na kayo ng set ng target na kailangan ito na yung kaya kong gawin within 5 years or 3 years. Kasi maraming time. Ngayon, pandemic, akala ko mamatay yung art eh. Hindi. Na-realize ko rin, panahon pa ng gera, hindi na namatay yung art. Nandiyan siya lagi. So, yun. So, yun, sir. Where can your fans follow you? Sa Instagram, Stephen Segovia. Sa Facebook, Stephen George Segovia. Hindi ko na nilagay Stephen Segovia sa Facebook kasi meron, ang dami Stephen Segovia doon na hindi ko alam sino yung mga yun. Mga Spanyol yun. iba Spanish, iba ano. Iba Pinoy. Yung mga sobrang guwapo talaga. Sa akin, sobrang guwapo naman itong mga Espanyol talaga. Ang gagwapo. Parang kasing umulan ng kapugian, sinalo nila lahat. So, ano lang yan, yung kagapuan perception lang ng tao yan. Ah, talaga ba? Bias sana, lang. Bias na ano, kung ano yung cues na nakalakihan mo na yun yung guwapo.
Yun yung isipin mong guwapo. Sabagay. So, guwapo tayo, ganun na lang. Oo, guwapo tayo. So, siyempre. Lalo na si Sero. Lalo na si Aaron, guwapo man yun. Oo, oh, guwapo man eh. So, yun, maraming salamat, sir. Ayun, thank you, John. Thank you, John. Maraming salamat. Sa mga nakinig, nanood, pasensya na dun sa... Oh, sa lag. Kasi malag ngayon yung internet. Kasalanan ni Globe to. Please do leave a like. Share this video to your friends. Share this to anyone who is interested in local comics, actually kahit foreign comics. Ayan, si kasi yes. Si sir, maraming nagawang foreign comics. Support our local creators, support our local titles. Subscribe to the channel kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang din. Every 4 p.m., nagda-drop ako ng conversations with our comics personalities. Yun lang. Thank you. Stay at home. Stay safe. Bye. Bye. See you sa mga susunod na videos.